Nasa lecture 8 na po tayo, still in the Doctrine of the Church, Dogmatics 5. Hindi ako nakakamali, Dogmatics 5 ito. Last week, binayaan tayo na maturuan tayo ni Deacon Chester. Ang topic po niya ay yung lecture 7, the New Testament Church Order, Headship of Jesus Christ. So pinakita doon yung biblical na basehan ng pagiging ulo ni Kristo sa kanyang iglesia. Ngayon po, pag-uusapan naman natin yung one of the requirement of a church being a church is the regenerate membership. But before anything else, we will pray. So, tayo pula tayong muko at tayong manalangin. Aming Ama, salamat o Diyos sa oras na ito na pinag-arab niyo po sa amin upang kami makapag-aral ng salita. We pray, Lord, na patuloy niyo kami bigyan ng kalakasan, ng kaliwanagan ng pag-iisip at pag-iingat, Panginoon. At dalangin namin, Lord, na natutunan namin, Lord, ang pagiging iglesia ayon sa inyong kasulatan at hindi lang namin ito matutunan kundi maisabuhay, Panginoon. Patuloy niyo kaming samahan sa pag-aaral. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, as the New Testament Church Order is being discussed, natapos po ni Deacon Chester last week yung Headship of Christ, and today we will discuss Regenerate Membership. So, as for the note, makita po natin dito sa inyong handouts, there is an identifiable membership in the local church which is part of the New Testament order. So contrary to some beliefs, or sabihin natin popular belief na ang church ay dapat walang formal membership, we believe in the scripture that every local church has an identifiable local membership. So this is contrary to the practice of loose attendance as a church's membership. So kabaliktad nito nung sinasabi o pinapractice ng most evangelical churches na walang formal membership gaya ng mga mega churches, no? You can come and go whenever you want. And this is unique to the gathered church principle. Example, the territorial church or the sacral society. Yung territorial church and sacral society, pwede natin itong ma-example yung mga bansa na merong state religion na kung saan lahat miyembro ng simbahan na very loose din in a sense na kung pinanganak ako nyari sa Vatican, eh parte ka na ng Iglesia Katoliko. So somehow ganun yung idea nun. Though I'm not sure kung ganun din yung practice nila, pero you can just imagine if there's a state religion at doon ka pinanganak, everyone is practicing the same religion. So kung isang iglesia lang yon, lahat na miyembro. So yung theological deduction, since the local church is a manifestation of the universal church, the membership is in the former must be drawn from the membership of the latter. Maalala nyo po yung pag-aaral natin sa universal church, dinaanan natin yan, at yung local church. Ang universal church ay hindi pagsasama-sama ng maraming simbahan, no? Kundi ito yung kalipunan ng mga mananampalataya in totality sa isang katawan ni Kristo. At yung local church naman ay yung kabuuan ng lokal na iglesia, kabuuan ng katawan ni Kristo sa isang lokal na iglesia, sa isang araw o isang panahon sa isang lugar. For example, ang CCRBC is a local church which is a complete body of Christ. Hindi tayo naniniwala na hiwa-hiwalay ang katawan ni Kristo na kailangan mo na magsama ng CCRBC, ARBC, ng CRBC, at ng iba pang mga churches para maging kompletong body ni Kristo. Hindi po. Naniniwala tayo that each local church is a complete body of Christ in any given time or place. So sabi po ni Augustus H. Strong in his systematic theology, they only can properly be members of the local church who have previously become members of the Church Universal, or in other words, have become regenerate persons. Only those who have been previously united to Christ are, in the New Testament, permitted to unite with His Church. The relation of the individual Christian to the Church does not supersede, but furthers and expresses his relation to Christ. So ano po sinasabi dito ni Augustus H. Strong in his systematic theology? We believe na ang isang mananampalataya ay bago maging miyembro ng isang lokal na iglesia ay kinakailangan muna maging parte o in consequence, nagiging parte na siya ng Universal Church. Kasi ang Universal Church are
everyone who has a genuine relationship with Christ. So, maaari kang maging born again Christian, regenerated, pero hindi ka pa member ng local church. But for that to be, sabi dito, to be further expressed in relation to Christ, you must belong to a local church. So the New Testament evidence of the local church or the regenerate members of a local church. Letter A, the concept of adding to the church. We can find it in ang babasahin ko lang yung mga first verses, no? In Acts chapter 2, verse 41, sabi dito, those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. So ito yung preaching ni Peter sa Jerusalem at maraming nakarinig, libo-libo sila at naging parte sila ng iglesia sa araw na iyon. Tandaan natin yung mga witnesses muna sa resurrection and ascension ni Christ, sila muna yun eh. Sila na unang parte ng iglesia ng Panginoon Kristo. At nadagdagan sila nung nanampalataya na bautismuhan yung mga nakakinig ng preaching ni Apostle Pedro. So makita natin doon yung idea ng baptism as an initial mark of membership. Initial yun, no? Parang sa atin, bilang mananampalataya, dapat regenerated ka. And if you're regenerated, you have to be baptized into the membership of the church. Ngayon, exception, kung ikaw ay bautismo na sa ibang iglesia, naging miyembro ka na in good standing, at ikaw ay lilipat ng lokal na iglesia, hindi ka na kailangan bautismoan ulit. Kasi you will only be baptized once as a member of the body of Christ, the universal church, and as a local member of a local church. Now, if that person is in good standing, in a sound church, at talagang regenerated siya, ina-accept yung baptism niya sa kahit anong lokal na iglesia. So, hindi niya na kailangan ulit bautismuhan. So, initial mark yun, no? Initiating mark yung baptism. Pero ang nakita natin doon, kaya sila nabautismuhan because they are regenerated. They are genuine Christians. So, sabi dito, it implies a definite number of those who belong to the church before the addition. So, before the addition, merong number, yung mga witnesses ni Christ in His ascension, and also the people in the upper room, nung bumaba ang banal na Espiritu, there's a certain number, and after which, nag-preach, na nampalataya sila, na-regenerate, dumagdag a certain number of thousands of people. So, sabi doon, 3,000 were added to their number that day. Ilan libo? Ilan? Specific, no? 3,000 lamang. Isa dami nakapakinig doon, pero 3,000 lamang. Sabihin natin, 5,000 yung nakapakinig, 3,000 lang yung naging miyembro. Ang punto, kahit pa 3,100 yung nandun, 3,000 lang yung na-accept sa membership. And that's a definite number. May eksaktong numero na binigay. So, another thing, it indicates a point of transition on the part of those being added. May transition. Ano yung transition? From being unbeliever to being regenerated. From unbelieving to accepting the message. At nakita natin na merong transition from a non-member to a member. You can also find that in the following verses in other chapters of the book of Acts. Also, let there be terminology of joining or being joined, the word joined in the church in Acts 5, chapter 5, verse 13. Sabi po dito, no one else dared join them even though they were highly regarded by the people. Yung word na joined in Greek is kalao or kola. It means to stick by a glue, yung maidikit. I can use the word grafted na ginamit din sa New Testament, yung terminology ng grafting, dinidikit sila, isinasama sila, or being joined to. And that idea,
those who are added to the church are being joined in Christ. It indicates a point of And in Ephesians chapter 2 verse 21, sabi po dito, yan. Ay, sorry, may namisa ko. Acts chapter 9, verse 26. Basahin ko lang, di ko pala siya nabasa. When he came to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he really was a disciple. So yung word again, na joined, is na gamit doon. And then, in Ephesians chapter 2, verse 21, sabi po dito, in him, the whole building is being joined together and rises to become a holy temple in the Lord. So, the idea here is, yung word na sunarmologeo is to organize compactly. Organize compactly. Sa Tagalog, sinasalansan. Oh, for example, yung hindi ito pagsasalansan ng plato. Ah. That's not the idea. The idea is, you are making salansan, the hollow blocks, and some construction work. Ganun yung idea, no? May organization, merong pagsisiksik, kinakompact to make a building. So, ganun din po yung pagtanggap sa mga mananampalataya bilang kabahagi ng iglesia. Bilang isang mananampalataya, no? And letter C, figure of being members of one another. Being members of one another. In Romans chapter 12, verse 5. So in Christ, we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. So kaya nga maraming verses, inaral natin yung mga one another verses. No? Kasi joined together, though we are many, we are one body in Christ. So the idea here is, being members of one another. So, hindi lamang yung grafted or joined, pero merong relational idea. May concept ng relasyon. So, letter D, description of the outsiders to the church in contrast to the insiders as being members, a regenerate members of Christ, of the Church of Christ. In 1 Corinthians chapter 5, verse 12, what business is it of mine to judge those outside the church? Are you not to judge those inside? So the idea here is, merong tagaloob at merong tagalabas. So kung pag sinabi mong tagaloob, merong siyang parang struktura na kung saan pinapasukan siya ng mga tao na nagiging exclusive yung grupo na yon as against the group outside. Kahit sabi mong grupo sila at nasa labas sila, ibang grupo to, separate. At ang nagsiseparate sa kanila is a distinction of the regenerate membership. Now, the point here is, there is a definite identity, number, and entry transition for members of the church. Una, identity, may definite identity, pinapangalanan sila, may bilang sila, yung number. And then, entry transition for membership of the church. Sa madaling salita, may proseso ng pagpapamyembro, hindi lang basta tinanggap, no? Si Pablo nakaranas niyan. Na talaga bang kasama natin 'yan? Eh di ba nagpe-persecute ng church 'yan? So he needs to be vouched or mapag-aralan yung kanyang background para masabi talaga na siya isang mananampalataya kay Kristo. And eventually he was recognized as an apostle to the Gentiles. Next, the concept. The membership of the church must be of those who have been called to saving union with Christ. Ito yung requirement para maging parte ka, no, sa universal church. Anyone and everyone must have a saving union with Christ. Ano yung saving union with Christ? Ito yung sinasabing regenerate membership. May pananampalataya na nakapagliligtas. At sabi po dito, this is demanded by the categories of the church. Doon to sa lecture 2, no? Kailangan
mananampalataya siya. Second, this is evident in the actual cases of church membership. As mentioned in Acts chapter 2, makita natin in verse 41, those who accepted this message were baptized and about 3,000 were added to their number that day. So, yung acceptance sa preaching, ano ba yung preaching niyon? It's very hard. That Jesus Christ, whom you crucified, is the Messiah. So, yung pinanampalatayanan nila yun, definitely, na-recognize na may transitory process from being unbelieving to a believing person. From being not part of to being part of. Na isama sila dahil may nangyaring regeneration sa kanila. May changing ng heart, changing ng mind. And also, in verse 47, praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord, ito na, added to their number daily those who were being saved. Sino yung ina-add? Those who have heard? Those who have, kailangan ba, those who have been identified as members of the family? Hindi. Those who are being saved. So, yun yung requirement. Kumbaga, naligtas sila ng Panginoon. In Acts 9:27, makita natin dito na sinabi, but Barnabas took him and brought him to the apostles. He told them how Saul on his journey had seen the Lord and that the Lord had spoken to him and how in Damascus he had preached fearlessly in the name of Jesus. So, Barnabas vouched Apostle Paul. So, rejection of Paul was on the ground of the brethren's disbelief in his discipleship. Initially, Apostle Paul was being rejected by the other apostles kasi hindi nga sila naniniwala na ito ba yun? Si Saulo o si Saul of Tarsus na pumapatay sa mga mananampalataya? Hindi ba yun ang nagpapatay kay Esteban? Bakit siya tinatanggap ngayon? So, Barnabas needed to vouch for him. Nakita natin doon na sinisigurado ng first century church or ng mga apostles, mga forefathers natin sa faith, na dapat talagang miyembro yan o mananampala talaga yan bago maging miyembro ng Iglesia ni Cristo. Sumunod po, significance of church government. So dito na tayo sa church government. It is regenerate members who will submit to the head of the church. Kailangan mga mananampalataya ang magsasubmit. Sino yung head ng church? Is it the Pope? He's not the head of the church. He is the headache of the church. Sabi ni John MacArthur. So we are not papists. We are Catholics. May nagugulat pa ba pag sinabi kong Catholic tayo? Meron pa ba? Diniscuss namin ito sa mas bahate, no? Yung Catholic, medyo na ano yung mga kilay niya. Ang Catholic, paano tayo naging Catholic? Di ba reformed tayo? No, we are Catholic in its true sense that we are part of the universal Church of Christ. Sabi ni John Calvin, we are Catholics. We are not papists. Hindi tayo magsasubscribe sa Santo Papa o Santo Mama o ano man. Okay. So, the mandates of the church require a regenerate commitment. Hindi lang regenerate membership, but a regenerate commitment. Disorder in the church is often due to the dominance of the unregenerate. Ano nangyayari? Kapag nagkakagulo daw ng iglesia? Dahil nadodomina ng unbelievers ang church. And that's the problem. Sa mga pinanggalingan natin, bakit ang gulo-gulo? Dahil ba hindi lang biblical yung church order o yung polity, yung church polity, yung church order nila or church government? No. That's just a symptom of the problem. The problem is the unregenerate membership. Weekly nag-a-accept. Weekly nagpapataas ng kamay. Weekly nagko-consolidate. Weekly tinatanggap yung mananampalataya daw at nilalagay sa mga position. Mabilis ma-promote. And then, doon nagkakaroon ng pagkakagulo. So, sabi po sa 1689 BCF, the members of these churches are saints by calling, visibly manifesting, and evidencing
in and by their profession and walking, their obedience unto the call of Christ, and do willingly chosen to walk together according to the appointment of Christ, giving up themselves to the Lord and one to another by the will of God, in professed subjection to the ordinances of the gospel. So yung mga miyembro daw ay mga saints. Ano yung saints? Di ba yung niluluhuran? Hindi. Ito yung santo na pinabanal ng Diyos. So kapag may pinabanal, merong atonement na nangyari, justified. And those who are justified are being sanctified. Positionally sanctified, pero progressively, sinasanctify tayo ng Panginoon. Kanino nangyari yun? Nangyayari lang yon sa mga totoong mananampalataya. At itong mga miyembro na totoong mananampalataya ay sumusunod, nagpapasakop kay Kristo at sa isa't isa, at ginagawa nila to na may willingness. Willingness. Kaya tayo, yung nag-covenanting tayo, we are willing to be submitted to each other. Even we are sinful, we are still under this body of death na nagsisin, willing tayo magpasako. Bakit? May mga parameters, no? May mga safeguards. Ano yun? May church discipline, may elders, may deacons, may ruling and administering offices na mapapanatili yung kabanalan ng iglesia. So, makita natin doon na mangyayari lang ito kung mayroong degenerate membership. Kasama yon sa leadership. So, yung consideration, letter A, regenerate membership must not erode into unquestioning acceptance of a mere profession of faith. Huwag daw ito yung bumagsak o magkumunoy sa madali lang na pagtanggap ng mga nagpo-profess lamang ng faith nila. No? Baka empty professors lang ng faith dahil sinabi, ako po'y Kristiyano, ganito ganyan, ganito ganon. Nasagot yung question na what is the gospel? Na merong testimony sinabi at wala na tayong discernment. Eh kanina nga nagtatry yung mga deacons about sa ano no, sa ChatGPT. Ang taling magsulat. Tanong nyo sa AI, what is the gospel? Nasagot yun. Humingi kayo ng testimony, may bibigay ng testimony. Paano ko yun yung pinasa? Wala nang ano no, wala nang nag-vouch, walang interview, wala. Eh, sabi dito, ang ganda ng pagkakasabi, 3 paragraphs, so English pa, di okay na to, tanggapin na natin. No, kailangan may careful scrutiny before being accepted. So sabi dito, beware, leniency in admission that foregoes any inquiry on genuineness of conversion. Mag-ingat sa sobrang luwag na pagtanggap sa membership. Kahit, natatawa ako sa may mga tao kasi, bawa artista, no? Napanood nila. And this ends the show. And thank you very much for watching and God bless you. Na God bless you lang. Uy, Christian siya! Wow! O kaya si, ano, si, sino to? O, isang sikat na artista, kumanta ng Oceans. Ano na siya? Christian na siya. I mean, ang babaw ng basihan. Wag naman ganun. So here's the point. There are basics of the gospel that Christians are expected to know and confess according to Galatians chapter 2. Sabi dito sa verse 16, know that a person is not justified by the works of the law, but faith, by faith in Jesus Christ. So we too have put our faith in Christ Jesus that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law. Because by the works of the law, no one will be justified. So, kung ang sagot, panalo, no? Talagang maayos yung gospel niya, yung kanyang conversion story. Pero pagdating ng interview, ang sinabi, kaya nga po ako, pastor, naligtas kasi ako yung pinaka-humble sa aming lahat eh. Ako yung pinaka-mabait. Eh, di yari na. It is not by works that we're saved. Sabi dito, because by the works of the law, no one will be justified. So kung doon nakasalig yung pananampalataya niya, it's very telling that this person is not really saved. So kailangan magkaroon ng mga ganyang parameters at mag-ingat. Ito ay hindi lamang sa mga pastor. Remember, who accepts an individual in the body of Christ, in the membership? Sino nagtatanggap? Si pastor ba? Sino? The church. Kayo yun. Tayo yun. Though meron kaming leadership, kahapon pinag-uusapan namin to nila ni Pastor, ay nung Friday night pala, pinag-uusapan namin ni Pastor Joseph, no? Sinasamantala ko nandito siya eh. Nagre-review ako dito. ang idea is,
yung sa Matthew 18. Whoever, whatever you lose on earth will be loosed in heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. So sa madaling salita, yung kinakausap doon ay para sa kongregasyon na tayo yun magde-decide, hindi lang si pastor. No? So, due diligence. Pagka may magpapamember, kailangan, no, interviewin nyo na yan individually. Sa kanila, Pastor Joseph, ang ina-advise is 3 months. Unless kung vouch na talaga na ito galing sa ganito, kilala na talaga natin, galing sa, bawa, kunyari lang, no, galing ito sa church ng CRBC, Cubao, nagpa-member dito, lilipat siya ng membership. So, napaka-importante na makausap natin ang CRBC, tanungin, kamusta ba background nito? At kung merong mga kaibigan na, okay yan, si sister o si brother, ganyan, accept nyo sa membership. So yun, very important in due diligence. Letter B, regenerate membership does not require the maximum of spiritual experience or knowledge. Hindi kinakailangan kabisado yung systematic theology ni Louis Berkhoff bago ka maging member. Hindi kailangan yung tulip eh kaya mong i-defend sa debate against the leading Armenian. Hindi kailangan yun. Kinakailangan regenerate membership. So sabi dito, beware stringency in admission that requires maturity in knowledge of Christian living. Huwag natin expect na ganap na agad yung magpapamyembro. Baka naman pinipigilan natin, ang magpapalago pala sa kanya yung membership. No? Napatunayan naman mananampalataya. Hindi, may hinahanap pa kami. Hindi pa siya ganito, hindi pa siya ganap. Hindi pa niya ma-recite yung catechism ng buo. Shorter and longer, hindi niya kapisado. So, hindi requirement yung mga ganon, no? So, the point is, there is a minimum and expression of one's gospel confession and repentance. May minimum, no? Minimum ano? Na-place ba niya yung faith niya kay Christ? May understanding ba siya ng gospel? Can he or she articulate the gospel? Masasabi ba niya kung ano yun? Pag sinabi niya, ang gospel po ay yung simula nung tinanggap ko si Kristo, talagang na-achieve ko yung mga dreams and hopes ko. Yung kung ganun, ako, may sablay yun sa pagkaitindi niya ng gospel. Letter C, regenerate membership cannot guarantee infallible admission or rejection. Ulitin ko ha, regenerate membership cannot guarantee infallible admission or rejection. Hindi natin masisigurado kung mag-fulfill pa yung admission niya or yung rejection niya. Bakit? Baka mamaya, meron tayong na-accept talaga na ang galing magpanggap na hindi talaga believer. O kaya naman, believer siya, hindi lang tayo naging maingat, nireject natin. So beware. Rigorous cautiousness that the first decision without an infallible assurance. Mag-ingat, no? Kailangan makita natin in due diligence talaga sa maingat na pagtatrabaho, kilalanin ng tao, pananalangin, at wag namang masyadong loose, wag ding masyadong tight ang pag-accept natin sa membership. So point, if there has to be an error, it is better on the side of admitting the wrong person than rejecting the right one. Grabe, no? Kung magkakamali rin lang tayo, magkamali na tayo sa pag-accept ng unregenerate. Mapatunayan. Bakit? May church discipline eh. Dadaan siya doon eh. Kung talagang hindi siya believer, may expel yan. Pero kapag hindi mo in-accept yung believer, there's no chance. Paano pa siya dadaan sa scrutiny or sa discipline kung hindi naman siya naging parte ng katawan ni Kristo? So, the wrong person admitted may be dealt with, the right one rejected is fatally deprived. Hindi deprived ha, deprived. Ano na de-deprive sa kanya? Ano yung napagkakait sa kanya? Fellowship. The Lord's table, the means of graces. Kawawa yung tao. No? So, mag-ingat. Okay? So, yung pastoral point dito, kung nababasa nyo, beware of the illusion of a perfect church. In theory, or more often in practice. Ingat tayo sa ganun, no? Yung ganap na ang iglesia. Marami nag-fail sa ganyan. May mga unrealistic expectations sila sa isang bagong iglesia. Nakala nila dapat nakikita na to lahat. No? Tandaan natin, may marks of a true church. Tama? Ano yung marks of a true church? Yung gospel, napipreach, no? Ano pa? Sacraments are maintaining.
maintaining work. So sabi doon, pwede mag-exist ang isang iglesia bilang iglesia with the minimum mark. Pero eventually, dapat ma-achieve niya yung maintaining marks. Eh kung 10 taong ka na, wala ka pa rin sacrament, walang baptism, walang Lord's table, may problema. So sa madaling salita, may progress po ang isang iglesia. Reformation point, makita natin dito that church reforms begins with ensuring the membership of true church, true sheep of Christ. Ang reformasyon, nagsisimula saan? Sa pagtama na lahat ng membro ay mananampalataya talaga. Napakaganda sa masbati. Gusto ko na ikwento ngayon, pero mamaya ako pa ikikwento eh. Pinagdadaanan kasi nila to ngayon. So here's the problem. What about those professing to be regenerate but are not members of any church? Ito na. Dami nito, no? Believer ako, pero hindi ako miyembro ng iglesia. It is indeed possible to be a genuine believer without becoming a member of church. Posible yun. Believer ka talaga. It is to the spiritual detriment of a Christian to be without church membership. Pero nakaka-harm. Nakakasama. Hindi yun normative or prescriptive na huwag kang maging miyembro ng iglesia. Biyaya lang ng Diyos, ba't nagsusurvive yung taong yun? Letter C. Deliberate non-membership may be due to a wrong view that needs reforming. Gaya ng sinasabi na, ay, yung iglesia kasi marami hipokrito dyan. Diba? So, dahil sa ganong maling pagkakaintindi, nagiging non-member sila. O yung iba naman, ayoko magpa-member ng local church kasi malilimitahan ako sa ministry. Ayoko kasi niya ng commitment. Mahirap yun. Dahil inisip niya, lagi ako makakapag... Kailangan ko na mag-church every Sunday, eh nagmi-minister ako sa iba't ibang lugar kapag Sunday. Eh, mali yun. No? Letter D. Disobedient non-membership may put a question mark on one's professed salvation. Pwedeng questionin, no? Kata-kata ka, believer ka, pero hindi ka nagsasubmit sa isang iglesia. Paano mo nasabing Kristiyano ka? So, imbis na meron kapayapaan, may assurance, na ikay mananampalataya, na-question patuloy, no? So, ang question, kapag may professing believer, nasasabi, oh, Christian ka rin pala, pares tayo. Ang tanong mo lagi, anong member ka ng church? Anong church ka member? No? Usually, sasabihin niya yung pangalan ng church na ina-attendan niya. Pero unless magano ka, mag-probe ka, no? Malalaman mo, ay, wala pala silang formal membership. Kaya, dati umaattend ako sa ganito eh. Dati nga, nagsiserve na ako sa ganito eh. Napaka-loose, no? So, makikita natin yun doon. So, sabi ni Tyron, embody the faith of the Christian church. Is it possible to be a Christian without being a member of the church? In one sense, yes. Christ is more than the church. Our relationship to the church is dependent on the church's relation to Christ. Nakadepende ang relasyon natin sa Panginoon, sa iglesia, sa relasyon ng iglesia kay Kristo. The church is also necessary in mediating a relationship with Christ. Ang church ay kinakailangan, no, sa pag-mediate o sa ano pagiging yung tawag sa ano yung pumapagitna sa ating relasyon sa Panginoon. Bakit? Yung mananampalataya yon na member na iglesia ay yung ginagamit ng Diyos para ma-make sure na napaparatili niya yung kanyang pananampalataya. Kaya nandiyan yung church discipline. Nandiyan yung mga pag-aaral. Next, ecclesiastical docetism will not do. To be a Christian is to be part of the body of Christ in history. The church must be actual or it is nothing. So the answer to my question is not either or. The issue is a matter of priority. It's not either or, you're a Christian or you're not a Christian if you're a member or not a member of a church, but you must be a member of a local church. Number 3, autonomy of the church. Autonomy of the church. So, nagaling na tayo sa headship of Christ,
Ito yung New Testament Church Order. Number one, Headship of Christ. Tinuro ni Deacon John Chester Yanson. And then number two, Regenerate Membership. Napatunayan natin sa salita ng Diyos na dapat mananampalataya ang miyembro ng iglesia. And number three, nandito na tayo sa Autonomy of the Church. The terminology, self-law, the terminology autonomy means literally self-law or self-governed. The government of the church is within itself. May sarili siyang gobyerno. So, as a note, this is what is shared with congregationalism but must be distinguished from it or yung independence. Nakita natin yung congregationalism. Review lang sa previous studies natin. Lahat sa kanila, ano, may demokrasya. Pinagbobotohan lahat. No? So, in 1689 BCF, to each of these churches, thus gathered, according to his mind, declared in his word, he hath given all that power and authority, which is any way needful for the carrying on that order in worship and discipline, which he hath instituted for them to observe with commands and rules for the due and the right exerting and executing of the power. So, bawat iglesia, no? Bawat local na iglesia, ay merong direct na headship ni Christ. At ito ay wala na siyang ibang inoohohan or pinangingilagan o sinasamahan o kinukuha ng permiso, kundi ang Panginoon sa Kristo at ang kanyang salita. So sabi po dito, in the New Testament evidence, gathered church people, principle, each congregation in this gathering is a complete church with its powers. Review na lang po ito. Each local church is a complete manifestation of the universal church. May nalilito pa po ba dito? Dapat hindi tayo malito. Ang universal church, no, ang universal na iglesia, ay ito yung mga mananampalataya sa kahit anong lokal na iglesia na parte ng katawan ni Kristo. Ngayon naman, pag pumasok na yung local church or yung autonomous church, yung autonomy ng church, ito na po yung katawan ni Kristo na kumakatawan sa universal na iglesia. Kasi nga hindi tayo naniniwala na bawat local church ay isang parte ng katawan ni Kristo. Mali po yun. Hindi lamang siya parte. It is the whole body of Christ represented in a local place at a local time. What time is it? It's 2:11. 2:11 here in Camarin, Caloocan, Shilito Homes, dito po sa Lanzone Street, in Block 6A, Lot 2, Barangay 177. Ito yung katawan ni Kristo. Buo to. Hindi ito parte lamang. A few distance from here, lakad ka ng konti, papunta ng City Hall, katabi ng McDonald's, meron doon tinatawag na church. Ano yun? Yung Grace Community Church. It is a local church, an autonomous church. But that local and autonomous church is also the body of Christ. In that particular time and place, ang tanong, ilan ang katawan ni Kristo? Ilan? Sampu, ano? Ilan? Isa lang. Pero ba't ang daming local na iglesia? Kasi ang bawat lokal na iglesia ay kabuuan ng katawan ni Kristo sa iisang lugar at iisang oras, isang panahon. Nire-representa niya ang kabuuan ng katawan ni Kristo. So, hindi kulang ang iglesia natin. Kumpleto tayo. Ang intindi ng iba, ang church namin, dati ko na, pero ang intindi ko eh, pati ng church namin, pag body of Christ, o kami ngayon ang pet ng katawan ni Kristo. Grabe no, may pagka-blasphemous pa yung dating. Bakit? Kasi kami yung parang pinandidirihan. Kasi kami yung mga may tato, may mga, ganun yung tingin namin. No? Nainisip namin, parte lang kami ng katawan ni Kristo, yung church, na may na iba't iba, hindi eh. Ang treatment doon ni Pablo ay isang lokal na iglesia at bawat miyembro doon ay may parte sa katawan ni Kristo. No? So sa kabuuan ng lokal na iglesia, buo ang katawan ni Kristo at iisa lamang ang katawan ni Kristo sapagkat bawat local church ay representation ng katawan ni Kristo o ng Universal Church of Christ. So,
To have the rule of the church from outside of its gathering is contrary to this principle. Kung magkakaroon ng tagapanguna labas ng lokal na iglesia ay kabaliktaran o kumukontra sa prinsipyong ito. Letter B. Ito gustong-gusto ko to, no? The final court of appeal in Matthew 18:15-20, mababasa natin diyan yung church discipline. So basahin natin. In Matthew 18:15-20, sabi, if your brother or sister sins, go and point out their fault just between the two of you. If they listen to you, you have won them over. But if they will not listen, take one or two or three others along so that every matter may be established by the testimony of two or three witnesses. If they still refuse to listen, tell it to the church. And if they refuse to listen even to the church, treat them as you would a pagan or tax collector. But even if they will not listen, call the local presbytery or the local session or the pope or the other churches. Yung ba sinabi? Meron bang sinabi na kapag hindi nyo nasettle ito, itaas nyo pa to sa Supreme Court? So here's the point. Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three gather in my name, there I am with them. That's the point. May authority ang local na iglesia. It's the final court of appeal. Bakit? In the gathering of the church, nandoon ang Panginoong Jesus bilang ulo, nakikinig, nangangasiwa. So sabi po dito ni Paul Bunsing in The Keys of the Kingdom, if there is no higher authority to appeal in so serious a matter as church discipline leading to the expulsion of a church member, we conclude that the church has to be autonomous. So sabi niya, kung wala nang mas mataas na otoridad sa iglesia na pupuntahan pa niya para iapila kung ano man yung kaso na magkukos sa isang miyembro na nagkakasala para ma-excommunica, eh makukonclude natin na merong autonomous government ang isang lokal na iglesia. This strong argument based on Matthew 18:15-20 to prove the autonomy of the church has yet to be effectively rebutted by the Episcopalians and Presbyterians. So Episcopalians and Presbyterians, sabi ng salita ng Diyos, fight me. Kasi hindi nila ito mapasibalian dahil maliwanag na maliwanag sa salita ng Diyos na ang pag-settle ng isang dispute sa church discipline ay matatapos, magsisimula at matatapos sa apat na sulok ng membership ng isang lokal na iglesia. Walang sinabi doon na itaas nyo pa sa mas mataas na kalipunan ng mga pastor, sa presbyter. Walang sinabing ganon. Okay? Letter C. Independent powers of the Pauline churches. Bawat Pauline, pagsama natin Pauline, ha, yung mga church na in-established ni Paul. So, independent powers of Pauline churches. Churches are addressed as having the powers to address their concerns completely. I entreat you, Syntyche. I entreat you, Yodia. No, magkaisa kayo. Pero sino sinasabihan niya? Yung mga members ng church na ayusin, magtulungan kayo. In the Corinthian, in the book of 2 Thessalonians 2:13-15, sabi to every church can appeal to Christ, the head of the apostolic authority. Bawat iglesia ay may access kay Kristo. Basahin natin in 2 Thessalonians. Stand firm. But we ought always to thank God for you, brothers and sisters, loved by the Lord, because God chose you as first fruits to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth. He called you to this through our gospel that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ. So then, brothers and sisters, stand firm and hold fast to the teachings we pass on to you whether by word of mouth or by letter. So makita natin doon, no? Yung sinasabi na every church can appeal to Christ. May rekta tayong pag-apila kay Kristo. Hindi na tayo dadaan sa kahit sino pa. At sa sabi dito, and to apostolic authority.
Next, disciplinary problems are settled within the church. In 1 Corinthians chapter 5, verse 1, it says, "It is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that even pagans do not tolerate. A man is sleeping with his father's wife." And then continue yon na sinabi ba, pumunta kayo sa Supreme Court, o pumunta kayo sa barangay, pumunta kayo sa anumang lugar para i-settle yung dispute? Hindi. Sila mismo inuutusan na iayos nyo yan. Kailangang i-expel yung immoral person among you. So, order is expected to be set in every church. In Titus chapter 1, verse 5, makita natin. Nawala ang aking Titus chapter 1, verse 5. Wait lang po ah, pull up ko lang. Sabi po dito, "The reason I left you in Crete was that you might put in order what was left unfinished and appoint elders in every town as I directed you." No, apostol po rin sa salita kay Tito at inutusan siya na kung bakit siya iniwan, no, para i-organize yung pagpili ng mga elders locally, no, at magkaroon ng order sa isang iglesia. Letter D, the churches in Revelation. In Revelation chapter 2 and 3, binanggit po doon yung mga iglesia. Hindi natin babasahin kasi maupos na yung oras natin. Sabi dito, the Lucnias plural, 7 individual lampstands, not one lampstand with 7 candlesticks. So, yung Lucnias, ito yung candle at maraming candle. Hindi ito menorah. Hindi kagaya. Ano pa yung menorah? Yung sa Hudyo? Yung isa yung pinanggagalingan, tapos magsasanga-sanga siya, at maraming kandila. Sabi dito, 7 individual lampstand, not one lampstand with 7 candlesticks. Magkakahiwalay. Bawat isang church may sariling lampstand. Each church is addressed presuming an independent powers and responsibility of its own affairs. Even Christ sent an individual angel to every or Christ himself was speaking to the church individually. That is the order of the churches in this canon closing book, which is the Bible, is significant for its normativeness. Normative sa lokal na iglesia na mayroong iisang autonomous leadership. So, for the significance of the church government, each church has all the powers to be faithful to the head of the church. Each church, ah, ay may kapangyarihan na maging tapat sa isang lokal na iglesia. Lahat ng kapangyarihan, no, binigay. Sabi po ni John Owen in his works, "The means whereby the Lord Christ communicates His power unto men is by His law and constitution, whereby He has granted, ordained, and appointed that such and such power shall be exercised in His church, and by such and such persons to be derived unto them in such a way and manner, so that the word of the gospel or the laws and constitutions of the Lord Christ therein are the first recipient seat and subject morally of all church power whatever. As this whole church power is committed unto the whole church by Christ, so all are called unto the peculiar exercise of any part of it, by virtue of office authority, do receive that maturity from Him by the only way of the communication of it, namely by His Word and Spirit through ministry and church." So, isa-isahin natin. Sabi po dito sa letter A, each church must be judged within itself and not primarily with its associations or connections. Bawat iglesia ay mahusgahan individually, locally. Walang jurisdiction sa atin sila, Pastor Joseph, dahil tayo na ay independent or autonomous ever since we got covenanted. Okay? So may oversight pa ba sa atin si Pastor Joseph? Wala na. Nagpapa-oversight ba ako sa kanya? Personally? Yes. No? Walang problema yon. Pero hindi ko pwedeng i-drag yung buong iglesia. Hindi pa pwede. Okay? Next. Each church has the potential to reform itself and vice versa to degenerate. Bawat lokal na iglesia ay pwede magreforma. Hindi na kinakailangan ng iba pang iglesia para maging
tawag dito yung mag-supersede sa church government para i-reform sila. No. Bakit may covenanting? Kasi maaaring hindi pa talaga sa iglesia. Pero kung ito talaga isang iglesia na, tinutulungan na lang siyang mareforma. Hindi siya ni-reform ng ganitong church. It is the word of God that reforms churches and people. Next. No church may impose itself on another church on grounds of superiority. Walang mas magaling na iglesia. At ito yung nililinaw ko nung nagpunta kami na Masbate. Hindi ko kayo saklaw. Hindi ako mas magaling o mas ahead sa inyo. Hindi, walang mother church. Wala rin father church. Kasi sanay sila sa ganun dati, ganun setup. Na dati, ang Imperial Manila, mother church, ang kanilang doon sila nagpapasakop. Sabi ko, wala nang ganun ngayon. Ang tingin nga nila sa akin dati, nung nag-start ng reformation doon sa church, ay head pastor. Sabi ko, hindi po ako head pastor. Wala, hindi tayo niniwala sa head pastor. So, medyo matagal-tagal yun na proseso na matanggal sa isip nila yon. Kasi kailangan nilang mahalin yung local nilang elders. No? So, sa pagtatapos, sabi po ni John Owen, the true nature of the gospel church, where the number of believers is increased to as they are sufficient, as unto their number to observe and perform all church duties in the way and manner prescribed for by their performance, they have right and power granted unto them to make a joint solemn confession of their faith, especially as unto one person of Christ at his meditation, as mentioned in Matthew 16:16-18. Also, to give up themselves unto him and to one another in a holy agreement or confederation, to do and observe all things, whatever that he hath commanded. Hereon, by virtue of his laws in his institutions and commands, he gives them power to do all things in their order, which he grants unto his church, and instates them in all the rights and privileges thereof. These believers, I say, thus congregated into a church state, have immediately, by virtue thereof, power to take care of all things to be done among them, as by the Lord Christ they are commanded to be done in and by His church. This, therefore, is the church essential and homogeneal unto which the Lord Christ hath granted all the church power. Anong sinasabi ni John Owen? Madali na to, English na to, ha? Pinadali na John Owen kasi malalim talaga. Ang sinasabi niya, basically, yung naranasan natin. Once we got covenanted, na-meet natin lahat ng parameters of being a church, yung membership, yung mandato na gagawa natin, at naging iglesia tayo, we are empowered. Lahat ng authority na binigay ni Kristo sa iglesia, sa pagpapalakas, pagliligtas, at pagdidisiplina ng mananampalataya ay naroroon na. So, this last part in my conclusion, or to conclude this, ay pastoral considerations ito sa mga pastors, pero gusto kong malaman ninyo ano itong kinoconsider dapat ng pastor. Letter A, church autonomy must not erode to isolationism. Autonomous doesn't mean being lonely or being alone. It only means that you are self-governing. So, nakikikonekta rin pa rin tayo at we desire to be member of REBAP, yung Association ng Reformed Baptist, Luzon. Gusto natin maging member doon. Attend tayo ng conferences. Yung women, magkakaroon ng conference, tama? Itong June? No? Mag-register na kayo, ha? Sayang yung privilege. Ayan. Letter B, church autonomy must not be equated with congregational democracy. It is not democracy. Kahit may votation, theocracy. Si Christ pa rin, si God pa rin ang supreme sa kanyang katawan, sa iglesia. So may botohan tayo, pero hindi absolute yung ating demokrasya sa pag-govern ng iglesia. And lastly, letter C, church autonomy requires the highest standard of community responsibility. Highest standard. Kung tayo maging isang iglesia, tayo ay responsable sa ating komunidad, sa atin. At ano yun? Love one another. Mahalin natin ang isa't isa. Pagdating sa labas, mahalin din natin sila by sharing to them the gospel. And that concludes our lecture number 8. At mag-edutin tayo ng questions. At kung meron gusto mag-share ng insights, pwede na po natin simulan.
check. Wala na, Mike. O, yung magtatanong po, lapit na lang sa cellphone para marinig yung... Check. Yan. Magtatanong po, lapit na lang sa cellphone. Doon nila magsalita. Hindi po. Pwede na po magsimula magtanong. An? Sa... Rinig ka na yan, kahit malapit lang. Lakas mo lang. Ay, lapit ka pa onte, para sure. Ano po, question po sa Acts 2 verse 47. Teka lang, pulap ko lang. Chapter 2, 47. Yes, ma'am. Pwede po ba namin itong gamitin? And the Lord added to their number, day by day, those who were being saved. Pwede po ba nating gamitin to sa mga sinisilang ng mga members? Ginagamit ko yung term na yan dati. Hanggang ngayon naman, naniniwala naman ako that the Lord added to their numbers. In a sense, na nandito sila sa atin. Kasama natin sila. Pero kung sasabihin natin na saved yon, hindi tayo Presbyterian eh. So, hindi tayo naniniwala na regenerate yung baby na pinanganak. Pero in that sense, para sa akin, ano, in my own opinion, nakikita ko yung panganganak ng mga miyembro ng kababaihan, ng miyembro ng isang iglesia as a tawag doon, organic growth na matatawag na within your family eh. Nadagdagan kayo, eh imposible namang hindi mo siya share ng gospel or dapat share mo ng gospel. So if they got saved, then si Lord din na nagdagdag noon. Pero hindi siya daily. Unless binanganak daily. Ayan. Follow-up question. So, ano malinaw po na tayong mga bata or babies is hindi nga automatic na safe. I mean, na inaccept sa membership since di tayo Presbyterian. Ang ano ko po, follow-up question po, is paano natin ma-distinguish yung means of grace na lang. Kasi, for example, automatic kasi na ano yun, di ba? Kapag ka, ano, bata yung part ng family ng member ng church is yung treatment natin is ano, mala-believers. Yung hospitality, yung pumunid ng benevolence, yung mga ganun. So, paano na lang natin siya kung may boundaries ba dapat na iset? Kailangan makita to eh. Wait lang ha. First Peter. Help me, help me. Wait lang ha, kung tama yung aking... ito po yung may isasagot ko na sinasabi ng salita ng Diyos. Sa 1 Peter chapter 3, verse 1, wives, in the same way, submit yourselves to your own husband so that if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives. So, ina-assume dito na yung believer na wife ay may unbelieving husband. So, if we will apply this consistently sa mga unbelieving children na hindi pa sila saved, so ang tanong paano natin sila tatratuhin? We treat them the way we treat our brothers and sisters with love sa loob ng iglesia. Paano natin di-distinguish yung treat them as unbelievers in that sense? Nangyayari yon given yung idea na ito ay sinning. Yung excommunication na sinasabi, ito yun siya parang unbeliever, eh may concept o merong idea ng merong sin na excommunicatable. Yung pwede kang ma-excommunicate. Ngayon, yung mga babies, they're sinners. But they're not in that category na may expel sila at under sila natin. So, may narinig ako sa preaching.
kung naman magkakamali kay John MacArthur, sinabi niya na, huwag mo i-divorce. Walang sinabing i-divorce mo yung unbelieving husband. Bakit? Yung blessing of salvation, nagfo-flow from the wife to the husband to the children. So, paano paraan ang yung blessing of salvation sa something mystical or... No! The means of grace na tinatama sa isang individual na mananampalataya. Ibahin yung treatment natin sa kanila. Unless, again na, kung ito ay ano ng church discipline, na immorality. Pero nga, hindi rin naman sila ma-under ng church discipline kasi hindi sila member. So, anong discipline nun? Sa bahay. Sa pamilya. So, ang magulang, ang nag-vouch sa mga anak nila, ang responsible. Kaya bakit madi-disqualify ang isang elder or deacon pagka hindi na ano yung family niya, hindi niya nalagaan na mabuti or napamunuan na mabuti? Kasi hindi sisisihin yung mga members eh, kundi yung leadership ng parents. So, by virtue of blessing ng means of graces, na-enjoy nila. So, yung treatment din natin sa kanila, ganun din. Hindi natin tatratuhin na, well, basically, wala silang Lord's table. Ayun. Yung mga ganun. Nami-miss pa nila yun. Alright. Thank you, Anna. A pearl. Messenger naman. Hindi, gusto ko basahin mo siya. Basahin mo. Ah, si Dennis ba? Question, paano po natin sasabihin sa isang gustong magpamiyembro ay bumagsak pala siya sa membership process? Encourage ba natin siya na magpatuloy ulit sa proseso ng membership o hindi na? Basahin ko ba yung joke? Ayan. Paano natin sasabihin? As gracious as possible kasi naghihintay rin sila ng result eh kung maging member. Hindi naman natin sasabihin, heretic eh, yung pagkaka-explain mo ng Trinity, mali. Or ano, hindi naman. Very gracious at ang purpose nun is to make sure na mag-strive sila na mas maintindihan ang gospel. Pag sinabi kong mag-strive sila, eh, faith comes from hearing and hearing. So, attend ka pa. Attend ka ng Sunday services, Bible studies, para mas maintindihan mo, ma-explain mo na maayos kung ano yung sinasabi ng Ebanghelyo. Yung follow-up doon ay, sabi niya, encourage ba natin siya na, yun, sinagot ko na pala. Ah, hindi. Sa proseso ng membership, naka-post yun. Naka-post mo na. Sige, kung kinakailangan, another 3 months, observe natin at mag-usap tayo ulit kapag ano na, ready na. And then yun, i-evaluate natin. So, ayun. Unless, again na, may exception to the rule, pagka nagsisin siya at talagang hindi siya nagre-repent, hindi na siya magiging member, pwede rin natin siyang i-deprive ng fellowship kung destructive na siya. For example, na-expose yung sin niya, tapos gusto niya magpa-member, hindi na magre-repent, eh given na yon. Hindi niya na kailangan maging miyembro para ma-expel lang. Nakuha natin. Hindi na kailangan magpa-member para lang ma-excommunicate dahil sa sin niya. So, dun pa lang, ano yun na siya, i-deal na siya dun. Okay? 5 minutes to go. Other questions? And hindi naman na-excommunicate yung agad, yung elder, that na-disqualify siya sa office. Unless, kung yung sin na yun ay excommunicatable. Yun. So, members, well, basically, may church discipline. Kung nagkukos ng isang, bawa, yung anak niya ay nag-sin, nagkasala, definitely meron yung reflection sa magulang. No? So, pwede talaga siyang ma-church discipline. So, paano natin i-treat yung church discipline na yun? Kailangan, ma-discipline na niya yung anak niya. Oh, pero, paano siya ma-excommunicate dahil sa anak niya? Wala kasing ano eh, wala akong makitang example explicit sa Bible na ganun sa children, sa kids. Pero kasi symptomatic 'yun, bakit ganun 'yung anak niya? Baka may problema talaga siya bukod pa doon sa discipline.
baka drunk card, yung mga ganun. So kailangan malaman, mag-probe pa ano pa talaga yung ugat ng problema. Other questions? Hermar. Ay, Hermar. Pangalan mo? Evan. Sorry. Sorry, Hermar, ha? Hervan pa. Lapit pa, lapit. In some degree. Kung ang pag-uusapan natin, civil law, pag nag-disobey ang church sa civil law, definitely, ang mag-enforce ng law na yon ay yung state. For example, ito, kulto kasi ito eh. Kung alam niyo yung Waco or Waco sa Texas, yung isang kulto na niniwala sila na basta mayroon silang Kristo na tao, yung leader nila, at nag-aarmas sila. So, medyo eschatological yung issue nila eh. So, dapat may separation of church and state. Pero na naging violent na sila, may mga reports na pang-abuso sa loob ng iglesia nila, nakialam na yung, ano, yung civil authorities. Bakit? May mga armas sila at nagkagulo yun. Patayan talaga, gera, sunog yung church nila o yung group. Para meron silang communal living eh. Si ano, sa Jonestown, massacre. Nakialam rin ng civil government doon. Pinadalan sila ng congressman para makialam, no? These are cults, yung mga example ko. Kasi, pagka mapapa-under ka sa batas, dahil may nilalabag kang batas. So, ang nag-impose or ang nag-e-enforce ng civil law, na under din ng church sa civil law dahil tayo mga citizens, ay yung state. So, naapektuhan yung iglesia. So, yun yung isang nakita ko na maaring makialam ang iglesia. Pero, tandaan natin, yung state, ay si God din ang nag-institute ng mga leaders. So, ultimately, kay God tayo nananagot. Pero, kung maapektuhan ba siya in some way or some degree, yun yung nakita kong reason. Ngayon, separation of church and state. Definitely, absolute yun eh. Wala talagang pakialam o hindi pwedeng pakialaman ng state ang government ng church. Sa parameters ng Bible, undun lang tayo. Eh pag lumalagpas, may sense naman yung isang somehow maayos na gobyerno na wag lalagpas doon. For example, kung ang religion mo ay naniniwala sa pedophilia, ay kung matino ang estado, ang state, huhulihin kayo. Ngayon, yung isang pastor sa Palawan na kinasuhan, mayroon siyang kaso ng acts of lasciviousness, nakialam ang estado. Naapektuhan ang iglesia. Sa ganong paraan ko siya nakikita. Pero yung mag-impose ng batas ang state para suppress or kontrolin ang church o yung government ng church, wala silang karapatan. Ang sinusunod naman natin dun sa sabihin natin na naapektuhan tayo sa mga lockdowns, eh yung preservation of life, which is, ano ng Panginoon yun. No? Pero ultimately, yung nakita natin na, ba't yung ibang mga grupo o ibang mga establishment, nagpapapasok ng mga tao, tayo hindi. We disobeyed outrightly. Ginawa na natin, kahit hindi naman standard ito eh. Na kailangan 50%, 50% Toskoy na lang sinong makakakuha ng means of grace, hindi tayo papayag. Diba? So, yun. Last one. Sino pong may tanong pa? Kay Dennis. Pahabol daw ni Brother Dennis. Pwede ba ang member na siya mismo ang magkusa for disciplinary action? Paano to? Paano magkusa? Susuko o amin? Pag-aamin, sa confession, no? Meron eh. Sa men at women, may confession. So,
unless ma-determine ng kalipunan na yung kinonfess niyang sin. Kasi tandaan natin na, bakit na under ng church discipline? Hindi umaamin or hindi siya aware. Pero pag kinonfess, yun na yun eh. Ba't ka pa under ng church discipline? Eh, humarap ka na nga. Diba? Para yung sa hindi umamin at hindi ano. Unless yung part na yon, kung ano ba siya, kailangan ng kung public sin ito. Bawa, nag-confess ka nga. Tapos public, kahit kinonfess mo, kasi church lang din nakakalap, alam na ng lahat, iyaharap ka na sa iglesia kasi kailangan ng malaman ng lahat. Baka yung church lang hindi nakakaalam. No? Given na repentant ka rin kasi nag-confess ka eh. Pero for the information of the church, para mabantayan at malaman na ng iglesia, kasi mag-e-escalate yun eh. No? Malaman na ng iglesia. Ang treatment naman sa elders, sabi doon, rebuke him publicly. Kapag mayroong nagbasa or nag-accuse ng nagbigay ng accusation sa isang office bearer, sabi, huwag tatanggapin. Have a deaf ear unless it is given by 2 or 3 witnesses. Kasi after nun, hindi na yung one-on-one. Diretso kagad sa church yun. Ganong kabigat. Kaya dapat 2 or 3 witnesses. Nakuha natin? Okay. Sige, wala nang tanong? Baka may hahabol lang? Kung wala na, baka may umamin daw. Okay. Kung wala na, tayo yung manalangin. Aming Ama, salamat sa iyong salita na patuloy nagpapabanal sa amin, nagbabago sa amin, nagtuturo sa amin kung paano kami mamuhay bilang isang iglesia. Dalangin po namin na patuloy niyo kaming samahan sa pag-aaral namin na ito. Maging sa natitirang oras ng araw na ito, magganap namin ang iyong pong kalooban sa lahat ng aming gagawin sa pagsamba at patuloy mo kaming samahan. At pagpalain niyo po ang mga kapatira namin na nagpapagal sa pag-aaral. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.